Okay, magandang araw sa inyo lahat at meron po akong ipapakita sa inyo na isang video na ika nga ito po ay hindi actual na labanan or ano po nga, ito po ay isang training exercise. Yan pong nakikita nyo guys ay hindi po yan na actual na laman natin pag isa lang ang training live firing exercise sa mga US military. Yan ang nakikita nyo ang mga gamit, no? Mga helicopter pa talaga sa kanila kasi pag nag-training sila live talaga lahat talaga ginagamit sila kanilang lahat ng resources na kailangan nilang gamitin. Ito yung mga ammunition, live yan na hindi yan ang blank ammo o whatever. Lahat yan ay kaya kung makikita nyo sila kapag sila ay nag-training, halos parang nasa actual na gear talaga o labanan. Yan ang kagalingan sa US military. Kompleto sila at mas binibigyan nila ng importansya talaga yan na magkano ang isang bala niyan at yan, pero hindi sila nangihinayang kasi importante sa kanila yan eh, yung magkaroon sila ng mga ganyan na klase na training. Muro live ammunition yan guys. Alam ko nung klase niya. Galing din ako sa servisyo for 6 years pero hindi ako nakakita ng mga ganitong klase na gamit ng mga militar. Hindi ko lang kung hindi nakakita ng mga lighting ito. Hindi kagaya ng hindi naman sa inaano ko mauna sa servisyo pa nahawakan ko lang talaga yung pare at pare system. Iwan tidak kawal baril dan itu mga guys yung mga ginagamit sila ng mga baril sa guys kaya alam mo mga tao mga target no helicopter. Parang sa Pilipinas lang din ang lugar. Parang sa Pilipinas lang din. Maganda yung lugar na training nila. Takbuhan sila talaga. Naka-full bagger girl sila lahat. Ang
virtual. Ganyan talaga ang nangyayari. Siyempre, ano pa rin naman ito. Dito kasi, alam nga, training lang. Pero kung sa actual na labanan, siguro iba rin. Diba? Iba rin siguro pag sa actual na. Pero, makikita mo talaga, halos parang actual na rin. Lagi talaga may nakasurvive na helicopter sa amin. Pero just in case na magkaroon ng emergency backup. Pagkaroon ng lugar nila, oh, yung mga isang makagandun nila. Parang training kasi ganyan din, hindi ka pwede maglakad, laging takbo ang gilas mo, kahit saan ka pupunta, kahit saan ka anong gagawin mo, laging takbo yan, hindi ka pwede maglakad. Nakita kang naglalakad ng mga superior mo na pag magsarado. Pilipinas nga ito. Wala lang sa Pilipinas na ito. O baka sa ibang lugar, hindi sa US. Baka, kasi minsan kasi nagtitraining din sila dito sa atin sa Pilipinas. Kalimitan sa may Soviet Naval Base doon sa Green Beach. Nung kasi ako sa Green Beach, ako'y nag-training pa. Ah, hindi, active ako noon, nag-escort kami sa mga US Marines. Sa training ng US talaga, supportado talaga ng US government ng mga military nila. Kahit na gano'ng kamahal, kahit na gano'ng kadami, naging po provide nila yung reaction. Yun yung akala nyo guys, yung mga daladala nila. Bigat yan. Hindi basta-basta anong ano yan. Ilan ang
Kasi sa isang nung kami, ang one basic load na tinatawag ay 375 grams. Oo, kailangan man, pag nag-operation ka, kayo lagi kayong dalang 375 grams na bala. 375 yun, lagi mo yung magasin mo yun. Yan na yun. Tapos yung mga daladala ka pa, kung ano-ano pa yun. Yung mga bala ka pa na 203, bala ng M79, bala ng M60, yan. Kasi tulong-tulong kayo lahat sa inyo pinapadala yun. Kasi kung ikaw ay machine gunner ka, hindi mo kayo gamitin na lahat ng bala na M60. Pagbigat na kayo M60, kung ikaw gagawa ka pa ng maraming bala na M60 sa sarili, hindi mo na kaya yun. Kaya dinidistribute nila yun sa bawat isang membro. Kaya kung makapansin mo ang mga ano, may mga daladala, mga bala na existing pero parin niya at alam yung sa kanya yun para doon sa massive gunner. Ayan. Ayan o. Mga high-tech na ito yung mga gano'n talaga. Front side, saka rear side lang ginagamit. Ito pa sigurado kung tatama ka, pero ito, mga telescope. Mga high-tech, mga, ito pang ano ito eh, pang-snipe. Ito yung mga sniper naman itong grupo na ito.